Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating sa ITV Printing. So ngayon mag-unbox lang tayo. Kung nakikita nyo dito sa isa nating camera, meron tayong medyo may kalakihan na package. Ito ay long stapler. So i-unbox na natin. Binili ko nga pala to sa Deli, sa Lazada. Yung pangalan ng store niya, Deli. Etong long stapler na to, kailangan nyo rin to sa mga inyong mga project. Dahil halimbawa meron sa inyong nag-order ng mga booklet or sa or meron kayong gustong gawin na handicraft na kailangan ng i-stapler sa gitna yung paper. Napakaganda nito. Hindi nyo na kailangan ng maliit na stapler at mahirapan pa. Bumili na lang kayo nito. So ayun, nakikita nyo naman, sobrang haba. Kapag bumili nga pala kayo nito, wala pa siyang kasamang bala. Yung nasa loob niya, yung mga wires, ayun, napakahaba niya, no? Hanggang 25 sheets yung kaya niyang i-accommodate na i-stapler. Ayan, nakalagay dito. At yung kanyang wire na kakasya, pwedeng 24 or kaya yung number 26. 100 pieces yung kasya. Nabili nga lang pala natin to sa halagang 250 at nagamitan pa natin ng voucher. So itong bala niya, binili ko to ng separate, parang 50 pesos. Deli rin yung brand. Ayan o, napakahaba nung kanyang likodan. So magsasample tayo mamaya. Ayan, nakakatuwa nung haba. Lalagyan lang natin siya ng bala. Bawasan lang natin ng konti. So ayan na, ito na yung ating stapler. Kung gusto nyong bumili rin ito, nasa description yung link kung gusto nyong mag-avail. So magsasample lang tayo ng isa. Meron kasi kung gustong gawin na item at para ibenta rin sa Lazada, no, yung Ipon Challenge M, dito natin parang magiging logbook. Ayan, so ganyan, no. Wala pa tayo naka-ready yung papeles, so ipa-pass forward na lang natin. So eto, halimbawa, eto yung booklet. Hindi na kayo mahihirapan kung ang gamit yung stapler yung maliit lang. Dahil kapag ka ganito, ayun o, ipapasok nyo lang siya na ganyan, diba? Pero sa pag-i-stapler ng ganitong mga booklet, dito kayo sa harap. Ayun, tapos i-center nyo lang. Dalawa yung gawin nyo. Isa sa pinaka-bottom part, tsaka sa upper part. Ayun o, nakikita nyo, pwede siyang pumasok hanggang loob. So ayun, isa dito. Ito ay sample lang naman, no? Kaya hindi natin masyado ayusin. Tine-testing lang natin. So ayan, meron na tayong booklet or kung ano man gusto nyong isulat dito. Diba? Ayan, no? All goods. Kasi kung yung stapler na luma, so ito, papakita ko sa inyo. Kasi kung itong stapler yung gagamitin ninyo, medyo mahihirapan kayo dyan. Kasi kung nakikita nyo, di ba, ang layo nung ano niya, mahihirapan kayo, hindi nyo alam kung paano i-stapler. Kaya bumili ko ng ganitong stapler. Ayan, di ba, napakadaling ipasok. Kahit napakalaking bond paper, pwede pa niyang i-stapler. Ayun, nakikita nyo yung haba niyan. Pwede pang ipasok ng ipasok yan dyan. So ito, magagamit natin to. Heavy duty na to. So far so good na to. Etong ang stapler na gamit natin na to, sobrang tagal na nito, siguro mahigit 10 taon na to, no, sa dati ko pang trabaho to, eh. Ayan, no. Eto nga, 100 lang, sobrang tagal na. Eto pa kayang tigto 250, matagal-tagal natin gagamitin to. Eto medyo sumasablay na, kaya naisipan ko na rin bumili na ito. Mahirap na tong ano, eh, bumaon, eh. Ang pangit na ng output niya. So eto, pagre-retire na natin to, eto na yung gagamitin natin. Heavy duty. Although mahaba nga lang talaga yung dito niyang part, pero okay lang yan, magagamit talaga natin to. Nasa description yung link kung gusto niyong mag-avail. So ayun lang, bye-bye. Like, share, and subscribe.